sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isang nakakabahala na pangyayari na nangyari sa Germany. Isang pangyayari na sobrang nagbigay ng damage sa bansang ito. Partikular ang mga properties at mga sasakyan ay sobrang napinsala dahil sa pangyayaring ito. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Naglabas ng agarang babala ang lokal ng mga otoridad. Hinihikayat ang mga mamamayan na hanapin ang mas mataas na lugar at manatili sa loob ng kanilang mga tahanan para sa kanilang kaligtasan. Itinayo ang mga emergency shelter upang magbigay ng takas sa mga apektadong individual mula sa hindi inaasahang kalamidad na dulot ng kalikasan. Sa isang nakakabiglang pangyayari, tinamaan ng isang malupit na baha at hailstorm ang Rettlingen, Armenia. Ang pitoreskong bayan ay naging isang tanawing kaguluhan sa gitna ng malakas na pag-ulan na dulot ng flash flood. Bumaha sa kalsada at mga tahanan ang mga bato ng yelo na may sukat ng golf ball ay bumagsak sa lungsod, nagdulot ng malawakang pinsala sa mga riyarian at sasakyan. Ang mga kupunan ng pag-rescue ay patuloy na nagtatrabaho upang tulungan ang mga residente na stranded at suriin ang buong lawak ng kalamidad. Ang baha at hailstorm ay nagdulot ng aberya sa transportasyon na nagresulta sa pagkadama ng mga pangunahing kalsada at mga riles. Ini-advise ang mga residente na iwasan ang paglalakbay hanggang sa mag-stabilize ang sitwasyon habang hinaharap ng komunidad ang epekto ng duwal na kalamidad na ito. Ang mga lokal na opisyal ay nagtutulungan kasama ng mga regional at national na ahensya upang i-coordinate ang pagsisikap sa pagtulong at ibalik ang normalidad. Nakikiramay kami sa mga tao ng Rettlingen sa Germany habang hinaharap nila ang mahirap na panahon dito. Tayo ay nagpapatuloy sa pagmanman sa sitwasyon at magbibigay ng mga update habang ang kwento ay umuunlad. Isang biglang hailstorm sa Berlin, Germany ang nagdulot ng kaguluhan sa mga kalsada habang ang mga residente ay nag-aagawan para sa hirap na magampanan ang matinding kondisyon ng panahon. Ang hailstorm na tumama sa lungsod na oras ng umaga ay nag-iwan ng maraming sasakyan na nasira at nagdulot ng aberya sa mga pampublikong serbisyong pangtransportasyon. Dinescribe ng isang saksi ang mga bato ng yelo na may sukat ng katulad ng golf balls at mayroon pang mas malalaki. Ang mga bato ng yelo ay nagdulot ng pagkasira ng mga bintana ng mga sasakyan at nag-iwan sa maraming motorista na na-stranded at hindi nakapagpatuloy sa kanilang biyahe. Ang mga emergency service ay tinawagan para sa maraming insidente sa buong lungsod dahil sa epekto ng hailstorm. Kabilang mga ulat na mga kahoy na nabuwal at mga kalat sa kalsada. Kahit sa kabila ng pagiging malupit ng panahon, walang ulat ng anumang pinsala sa katawan. Naglabas ang German Weather Service ng mga babala para sa mas mataas na kalubhaan ng panahon sa mga susunod na araw, kasama ang mga pag-idlat, pagkulog at malakas na pag-ulan. Inirekomenda sa mga residente na mag-ingat at manatili sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang hailstorm sa Berlin ay isang malinaw na paalala sa epekto ng matinding kalagayan ng panahon sa ating pang-araw-araw na buhay. Habang patuloy na nagkakaroon ng mas makabuluhang epekto ang pagbabago ng klima sa ating planeta, mahalaga na tayo ay kumilos upang bawasan ang mga epekto nito at protektahan ang ating sarili mula sa kahinatnan ng gayong mga kaganapan. Sa isang nakalupaypay na pangyayari, ang Italia ay nababalot sa puot ng kalikasan habang ang malakas na pag-ulan ay nagtulot ng malawakang baha at ang walang tigil na hailstorm ay sumiklab sa iba't ibang rehiyon. Sa mga ilog na sumabog at mga lugar sa ibaba ng kalupaan na nabulmero, ang mga operasyon ng rescue ay kasalukuyang sinasagawa upang tulungan ang mga komunidad na na-stranded. Ang mga pitoreskong bayan at mga sakahan sa Northern Italy ay nagpupuhat sa epekto ng hailstorm na iniwan ang malawakang pagkasira sa mga tanim at malubhang pinsala sa mga ari-arian. Ang walang tigil na pagsalakay ay nag-iwan sa mga residente na nababahala at humahanap ng takas mula sa puwersa ng kalikasan. Ang mga serbisyong pang-emergency at kupunan ng disaster response ay patuloy na nagtatrabaho upang ilikas ang mga residente at magbigay ng kinakailangang tulong sa mga apektadong lugar. Inihikayat ng mga otoridad ang mga mamamayan na mag-ingat ng labis at manatili sa loob ng kanilang mga tahanan upang tiyakin ang kanilang kaligtasan
sa gitna ng patuloy na likas na kalamidad. Ang gobyerno ng Italia sa pagkipagtulungan ng lokal na ahensya ay nagtutustos ng mga resources at nagmobilisa ng tulong upang tulungan ang mga nasarap ng matinding kahinatnan ng mga likas na sakuna. Ang bansa ay nagkakaisa sa pagtutulungan, nagpapahayag ng suporta upang tumulong sa mga apektadong komunidad na makabangon at magbalik sa normal matapos ang nakakapangingilabot na baha at hailstorm na ito. Tunay nga mga kaibigan, hindi naligtas ang ating mundo. At inaasahan natin na lalalapa ito habang tayo ay paparating sa malapit ng pagparito ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang Timoteo 4 verse 3 to 4, sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Salip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Oo mga kaibigan, ika nga, the truth hurts. Ngunit ito ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. Karamihan ng mga tao ay hindi makikinig sa mga babalang ito, na tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos habang maaga pa, dahil darating ang panahon na ang mga mensaheng ito ay hindi nyo na mapapakinggan. Kaya naman huwag nating patigasin ang ating mga puso. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos habang maaga pa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, sa mga nakikita po namin sa aming kapaligiran, tunay nga po Panginoon na ang aming mundo ay hindi na po magtatagal. Tulungan kami Panginoon na ituon ang aming pansin sa mga makalangit na bagay at tulungan kami Panginoon na magkaroon ng pag-ibig sa aming kapwa upang maihayag din namin ang katotohanan sa kanila at magkaroon ng paghahanda upang sa ganoon ang iyong mga anak ay magiging handa sa malapit na po ninyong pagdating na kami po'y sama-sama na magrarally para ihayag ang katotohanan ito. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.